Hi everyone, welcome to Solitech Reviews. Isa na namang powerful speaker guys ang pag-uusapan natin ngayon. Pero this time galing to sa JBL. Ito yung kanilang Party Box on the go. Ang presyo nito guys sa ngayon ay 20,999 pesos. So i-unbox natin, itatest natin yung kanyang sound quality, pati na rin yung mga kasamang microphone, at pag-uusapan natin kung sulit siya. Okay, so kagaya pa rin guys ang dati, gusto ko muna kayo invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click na rin yung notification bell sa tabi ng subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads and reviews. At kung sakali na magustuhan at makatulong yung video na ito sa'yo, pakit na rin yung like button dyan sa baba. Okay, ito guys yung box ng JBL Party Box on the go. So sa bawat side, meron tayong makikita mga picture pero iisa lang yung isinisigaw sa atin ng box, powerful bass boost. Mamaya itatest natin yan. Meron din tayong JBL by Harman na branding. At meron din tayong top specs na makikita dito sa box. Okay, take note lang guys ha. Yung box sobrang bigat. Merong additional 3 kilos na madadagdag. Pero yung mismong speaker ay nasa 7 kilos lang. So yung overall gross weight nung box ay 10.1 kilograms. So ihandaan nyo lang guys na mabigat yung speaker na to kapag na-deliver sa inyo. Okay, so open natin yung box. Pagbukas, ang una natin makikita ay yung strap. Tapos nandiyan din yung document sleeve. Nasa loob, merong quick start guide at iba pang mga documentations. Okay, ito na guys yung party box ko pero itabi muna natin kasi meron pang mga items sa ilalim ng box. Sa ilalim nandiyan yung tatlong power cord na iba-iba yung plug types. Andito din yung dalawang pouch para sa dalawang wireless mics na kasama dito sa party box on the go. Meron din tayong apat na AAA batteries para dun sa mics. At syempre nandito guys yung dalawang wireless microphone. Okay, ngayon tanggalin na natin yung balot ng party box on the go. Okay, so before tayo mag-proceed guys, ito muna yung full specs ng Party Box on the go. So meron na siyang Bluetooth 4.2 at compatible siya sa AAC at SBC codec. Meron tayo ditong 18 watt hour na battery na kung ita-translate natin guys sa real life usage, aabot to ng less than 6 hours of battery life. Yan ay kung naka 50% volume tayo, walang light effects at wala ring bass boost. Pagdating naman sa charging time, 3.5 hours yung aabutin niya. Pagdating naman guys sa lakas, di depende yan kung naka Bluetooth or naka-wired connection tayo. Kapag naka-wired tayo, aabot ng 100 watts RMS, pero kung naka-Bluetooth naman, 50 watts RMS lang. Yung RMS guys o root mean square ay na-discuss ko na dun sa Panasonic SU-A7. So kung gusto ninyong malaman ulit yung ibig sabihin yan, i-click nyo na lang yung link dyan sa taas. Meron din tayo ditong isang 133mm woofer, dalawang 44mm tweeters, at meron siyang IPX4 splash-proof rating. So kung sakali nagagamitin natin ito guys outdoor, halimbawa sa mga party-party, mga get-together, ganyan, tapos nasa beach tayo, nasa pool, o kaya biglang umulan, yung mga talsik ng mga tubig na yun ay wala namang problema dito sa party box on the go. At kagaya na sinabi ko kanina, yung total weight ay 7.5 kilograms lang talaga. Okay, pagdating guys sa pag-play ng audio o ng music, merong tatlong way. Pwedeng USB, pwedeng Bluetooth, at pwedeng i-connect sa auxiliary port. Pero tandaan nyo lang guys na merong priority order yung party box on the go pagdating sa connection. Ang priority niya ay USB, tapos Bluetooth, tapos auxiliary port. So halimbawa guys na ikinonect natin yung ating device via Bluetooth, tapos nagplay tayo din ng music at hindi magplay, baka merong pang nakasaksak na flash drive sa party box on the go. Kailangan muna natin tanggalin yon para i-play niya yung susunod na priority, which is yung pangalawa, Bluetooth. Kung ayaw naman magplay ng aux, baka may nakakonnect na Bluetooth device. So kailangan nyo guys tandaan yung priority orders na yun ng party box on the go para hindi nyo sabihin na merong factory defect yung speaker na to. Pagkatapos guys yung dalawang supplied microphones o yung dalawang wireless microphones ay aabot ng 33 feet yung kanyang connection distance. So tamang tama talaga guys kung sakali nagagamitin natin sa mga gig o sa pag-video, okay, kahit medyo malayo-layo tayo dun sa speaker ay pwedeng-pwede pa rin. Pagkatapos guys, kapag in-on natin yung microphone, automatic connected na siya agad sa ating party box on the go. Wala na tayong ibang gagawin pa, kundi i-on lang yung microphone. Pagkatapos, kapag na-detect ng microphone na hindi na siya ginagamit for 10 minutes, mamamatay siya ng husa.
Okay, pag-usapan natin guys yung overall design ng Party Box on the Go. Dahil dun sa IP rating guys, nitong Party Box on the Go, mostly plastic talaga yung build niya, pero yung harap niya ay metal grill. Pagkatapos sa likod naman guys, merong leather. Ang purpose ng leather guys dun sa likod ay syempre, di ba meron tayong strap, isasabit natin yan sa balikat natin, dadali natin kung saan saan, tapos kapag naglalakad tayo, talagang kikis-kis yan dun sa damit natin o kung sakali, sa balat natin. Kaya napakalaking tulong guys na leather yung inilagay ng JBL sa likod ng Party Box on the Go para hindi tayo mairita. Dito naman sa taas guys, makikita natin lahat ng controls, pati yung iba pang ports. Halimbawa, meron tayo ditong wired microphone input, meron din tayong guitar input, nandito rin yung ating power at Bluetooth button, plus meron tayong 5 LED indicators para sa battery status. Meron din tayong button para sa light effects or light patterns, tapos nandito yung ating mga knobs para sa microphone at guitar volume. Nandito rin yung knobs para sa adjustment ng echo, treble, at bass para sa microphone. Andito din yung button natin para sa volume, play, at saka sa pause. Makikita rin natin dito sa taas yung bass boost button at yung dalawang hook para makabit natin yung strap. Pagkatapos sa likod guys, kapag binuksan natin yung flap doon o yung cover, makikita natin yung 3.5mm jack, USB-A port, at yung ating AC port para sa power at para may charge natin yung speaker na to. Okay, gusto ko lang guys i-mention na ang ganda ng strap na ginawa ng JBL para dito sa Party Box on the Go. Una sa lahat, solid, matibay talaga itsura. Plus, meron silang inilagay na touch na para talaga sa party. Merong pambukas ng bote dun sa strap. Okay, kapag connected na guys ang ating device via Bluetooth, ito yung controls na kailangan natin tandaan. Para sa next track, kailangan natin pindutin ng 2 beses yung play button. Para naman sa previous track, 3 beses natin pipindutin yung play button. Isang pindot naman sa play button para sa play and pause. At para ma-mute natin yung volume, kailangan nating i-press yung volume up tsaka volume down simultaneously. Ngayon guys, kung babalikan natin yung top part ng JBL Party Box on the Go, mapapansin ninyo na yung font ay hindi nakaharap dun sa harap ng Party Box on the Go. So for example, nakaharap sa atin yung speaker, yun namang mga text ay nakaharap dun sa likod. So kung i-adjust mo yung volume o kung meron kang isasaksak o kung ano mang gagawin mo dun sa controls, kailangan mo talagang pumunta dun sa likod. So dinisign talaga to guys ang JBL para kung sakali na nasa party tayo, meron talagang kumukontrol ng music natin o para talaga yan sa DJ. At speaking of control guys, nakalimutan ko palang sabihin kanina na dun sa top part, meron tayo dong dock. So pwede nating ilagay dun sa mahabang butas yung ating phone, yung ating tablet o kung anumang device kung saan natin ipi-play yung music natin. Okay, ngayon naman guys, para sa additional features, kung sakali na dalawa yung ating Party Box on the Go, pwede nating i-connect yung dalawa na yon via TWS mode. So meron tayong left and right Party Box on the Go, so para tayong naka-steer mode. Ngayon para sa light effects guys, meron tayong rock, neon, at club. Yes guys, 3 lang yung light patterns o light effects natin dito sa JBL Party Box on the Go. Pero okay lang yun kasi nakita ko naman na talagang maliwanag yung LED niya. So talagang mapapansin siya kahit outdoor. Okay, so ngayon naman guys, itatest natin yung quality ng kanyang microphone. So kagaya na sinabi ko kanina, kapag turn on natin ng microphone, automatic connected na siya sa ating Party Box on the Go. So itest natin siya ngayon. So naka-turn off ngayon guys yung volume ng ating microphone. So dahan-dahan nating taasan yung kanyang volume. Sound check mic test. 1, 2, 3. Sound check mic test. Okay, todo na guys yung volume ng ating microphone. At dagdagan natin ang echo. 1, 2. Sound check mic testing. 1, 2. Hi everyone, welcome to Solitech Reviews. Dagdagan natin ang treble guys. 1, 2. Sound check mic testing. 1, 2. Dagdagan natin ang bass. Hi everyone, welcome to Solitech Reviews. Sound check, mic test, sound check. Pause natin ang echo. Sound check, mic testing. 1, 2, 3. Sound check. Pause natin ang treble. Sound check, mic testing. 1, 2, 3. Tanggalin natin ang bass. Flat lang yung sound guys, pero nakatodo yung volume. Sound check, mic test. Sobrang ganda yan ng quality ng microphone niya guys, wala akong masabi. Walang delay kasi kadalasan kapag Bluetooth yung connection ng microphone, merong latency tayo mararamdaman. Merong delay dun sa pagbuka ng bibig natin, tsaka yung tunog
na maririnig natin dito sa speaker. Pero dito sa Party Box on the Go, walang delay, walang latency, guys. So, pwedeng-pwede sa video okay. Speaking of video okay, guys, tinanay ko din siya, so pakinggan nyo to. And suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. Okay, so nandito na tayo guys sa pinaka-inaabangan nating part, yung sound test. So hatiin natin guys sa dalawang part yung test na to. So yung una ninyong maririnig guys ay yung naka-wired connection. At yung second part naman ay naka-Bluetooth connection. Mapapansin ninyo na merong difference yung sound. Pakinggan ninyo. Okay, so dun sa napakinggan natin guys na test, unahin natin yung wired connection. Napansin nyo na kapag hindi naka-turn on yung bass boost, kahit level 1 lang, mapapansin niyo na yung audio quality, although malakas, pero flat yung quality niya. Pero kapag tinurn on natin guys yung bass boost, lalo na yung level 2, dumadagundong talaga yung bass ng Party Box on the Go. Doon naman guys sa Bluetooth mode, napansin natin na 50% yung nabawas dun sa audio quality. Mas flat yung tunog, mas mahina yung volume, at kahit na naka-level to na yung bass boost natin, halos hindi natin maramdaman yung bass. Medyo hindi lang ako guys satisfied dun sa test na ginawa natin kasi dito lang tayo sa loob ng studio, wala tayo sa labas. Ibang usapan na kasi guys yung test kapag nasa labas kasi yun talaga yung pagkakadesign dito sa Party Box on the Go, gamitin siya outdoor. So hindi natin matetest yun ngayon kasi alam niyo naman yung situation. Pero kung pag-uusapan guys ay yung overall sound quality niya kapag nasa indoor, more than enough yung makukuha ninyong quality kahit na naka-Bluetooth mode lang siya. Okay, so yun na lahat guys yung dapat ninyo malaman tungkol dito sa JBL Party Box on the Go. So ulitin ko lang guys yung price niya, 20,999 pesos. Yes, hindi ganun ka-affordable kung tutuusin. Pero para sa mga features, yung quality ng sound lalong-lalo na, para sa akin, ma-justify naman natin yung price na yan. Kasi guys, JBL yan. At kapag sinabi natin JBL, hindi na natin kailangang pagtalunan yung sound quality. Alam na natin lahat yon na maganda talaga yung sound quality ng JBL. So ilalagay ko guys yung link ng JBL Party Box on the Go dyan sa description box sa baba. At special thanks sa JBL Philippines sa pagkapadala ng speaker na to sa atin. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samat sa aring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.